Magandang araw sa iyo, Kuya Eric. Itago na lang ninyo ko sa pangalang Alwin. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang kwento tungkol sa dati kong asawa na si Balin. Iisa pa lamang ang aming anak noon. Ngunit ramdam namin ang kakapusan. Lalo na at walang trabaho noon ang aking asawa. Ako naman ay wala ring permanenteng trabaho na mapagkukunan ng aming pang-araw-araw na gastusin. Sa kadahilan ng iyon, ay nagpasya si Balin na magtrabaho sa ibang probinsya. Nung una ay ayaw kong payagan ito, dahil bukod sa malayo ito sa amin, ay naisip kong baka may kung anong mangyari sa kanya habang hindi niya kami kasama. Subalit dahil na rin sa iniisip ko ang sitwasyon ng aming pamumuhay, ay wala na akong nagawa pa, kundi payagan na lamang siya. Sigurado ka bang magtatrabaho ka sa malayo? Pwede namang ako na lang gumawa noon. Tanong ko noon sa aking asawa. Sigurado na nga akong magtatrabaho. Ako na lang. At maiwan ka na lang dito sa ating bahay. Mas maaalagaan mo ang ating maliit na bukirin at ang mga natira nating alagang hayop. Tugon nito sa akin. May maliit na bukirin kasi kaming pagmamay-ari noon. At isa rin iyon sa pinagkukunan namin ng hanap buhay sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga gulay. Subalit kahit na ganoon, ay hindi pa rin sapat iyon para sa amin. Napabuntong hininga na lamang ako at hindi na umimik pa. Lumipas nga ang mga araw. Natuloy sa pagtatrabaho sa ibang probinsya ang aking asawa. Nung mga unang buwan na wala ito sa aming bahay, ay nahirapan kami ng aming anak. Subalit naging maayos naman nang masanay na kami ng anak namin. Lalo na at may komunikasyon din naman kami sa aking asawa. Dahil sa pagtatrabaho noon ng aking asawa, ay medyo naging maluwag ang aming pamumuhay. Hanggang sa humantong na ng 6 na buwan ang pagtatrabaho ng aking asawa nang magsimula kaming magkaproblema. Isang gabi noon, tumawag sa amin ang aking asawa. Nagkausap kami nito at may napansin ako sa kanyang kakaiba ng mga oras na iyon. May sakit ka ba? Iba yata ang boses mo ngayon. Tanong ko sa kanya. Nagdadalawang isip pa nga siyang sabihin sa akin ang nangyayari sa kanya. Ngunit kalaunan ay nagsalita na rin ito. Ilang araw na kasing masama ang aking pakiramdam. Hindi ko nga rin alam kung bakit ako nagkakaganito. Ang sabi sa akin ng aking asawa, ingatan mo ang sarili mo riyan, lalo na't wala kami. Sige na magpahinga ka na muna. At tumawag ka na lang ulit sa amin kapag maganda na ang iyong pakiramdam. Ang sabi ko na lang sa aking asawa. Hindi ko rin kasi alam kung anong gagawin ng mga oras na iyon dahil nga malayo ito sa amin. Nang matapos ang usapan naming dalawa, nagpahinga na rin kami ng aming anak. Hindi ako masyadong nakatulog dahil sa kaiisip sa aking asawa. Kinaumagahan, nagulat na lang ako nang gisingin ako ng aking anak. Tay, nariyan po si nanay, ang sabi ng aking anak noon habang ako ay ginigising. Hindi ko alam kung nananaginip ako, ngunit dali-dali akong napabangon nang marinig iyon. Nang makalabas ako ng silid, ay nakita ko ang nakatayo sa tapat ng pintuan ang aking asawa. Napangiti ako nang makita ito. Ngunit agad ding napawi ang aking ngiti nang mapansing tila kakaiba ang kanyang mukha. Napatakbo na lang ako patungo sa kanya nang bigla siyang natumba at humandusay sa lupa. Balin, gising! Dahil sa labis na pag-alala, ay makailang beses kong niyugyug ang aking asawa. Habang ginigising, ngunit bigo ako. Inihiga ko na lamang siya sa aming higaan
at saka kumuha ng tubig at bimpo upang ipahid sa kanyang katawan. Anong nangyari sa iyo? Bakit ka inahapoy ng lagnat at nalalamig ang iyong mga kamay at paa? Tanong ko pa noon, kahit na alam kong hindi ako masasagot ng aking asawa. Pansin ko rin ang pamumutla ng kanyang mukha at pangingitim ng kanyang mga labi. Hindi ko rin maiwasang punahin ang kanyang katawan dahil tila nangangayat ito. Naisip kong marahil dahil sa karamdaman nito kaya labis akong nag-alala para sa kanyang kalagayan. Mahimbing ang tulog ng aking asawa noon kaya't hindi ko na muna siya ginising. Mga bandang alas 4 na ng hapon nang ito ay magising. Nagulat pa nga ako dahil nasa labas pa ako ng aming bahay at nagsisibak ng kahoy. Ayos na ba ang pakaramdam mo? Tanong ko sa kanya nang makalapit siya sa akin. Napailing naman siya bilang tugon sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya at nanlalamig pa ito. Inalalayan ko lamang siya at umasok kami sa aming bahay. Hinausap ko siya tungkol sa kanyang nararamdaman. Ilang araw na bang ganyan ang pakaramdam mo? Tanong ko sa kanya. Napaisip naman siya at makalipas ang ilang sandali, ay bigla na lamang nagsalita ang aking asawa. Sa totoo lang, magtatatlong linggo na akong ganito. Nawawala naman, subalit hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi tuluyang nawawala, lalo na kapag hapon hanggang gabi. Tugon ito sa akin. May nakain ka bang kakaiba roon na maaaring sanhin ang pagkakaganyan mo? Tanong ko ulit sa kanya. Napailing naman siya, subalit nagulat ako sa mga sumunod niyang sinabi sa akin. Sa katunayan, may isang matanda ang lumapit sa akin doon upang humingi ng tubig. Binigyan ko naman siya. Iyon lang naalala ko dahil ayon sa amo ko, nakita na lang niya ako nakandusay sa labas ng bahay niya. Kwento ng aking asawa sa akin. Dahil sa sinabi nito, nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ko alam, pero sa aking tingin ng mga oras na iyon ay tila hindi na normal ang nangyayari sa asawa ko. Ano kaya kung magpatingin tayo sa albularyo? Baka kasi naaswang ka roon. Napatingin naman siya sa akin at tiningnan ako ng malalim. Hindi siya nagsalita, bagkus ay nakatitig lang siya sa akin. Aaminin ko na mga oras na iyon ay parang hindi na iyon ang aking asawa dahil sa pamamaraan ng kanyang pagtitig sa akin. Subalit kahit na ganoon, hindi ko ipinakita sa kanyang ako ay natatakot. Walang ano-ano ay nagsalita ito na labis kong ikinagulat. Hindi ako magpapagamot. Hindi ako aswang o naaswang doon. Hindi totoo mga nilalang na iyon. Sabi nito sa akin, sabay iwas ng kanyang tingin. Hindi na ako umimik pa at hinayaan na lang siyang umalis sa aking harapan at tumungo sa aming silid. Nang maghapunan na kami ay tinawag ko na lamang ang aking asawa. At lumabas naman siya sa aming silid at naupo sa aming hapagkainan. Nagsimula na kaming kumain noon at sa kalagitnaan ng aming pagkain, napatayo ang aking asawa dahil naduduwal ito. Dali-dali itong tumakbo patungo sa aming banyo at nagsusuka roon. Hinintay din namin siyang makabalik at nang makabalik ito ay galit na galit siya sa akin. Bakit ka may inilagay na bawang? Wala ka mang karne rito? Galit na tanong nito sa akin. Labis akong nagtaka dahil sa inasal ng aking asawa, ngunit hindi ako nakatugon sa kanya. Napabahala ako nang mapansin kong tila namumula ang kanyang bibig dahil sa galit nito sa akin. Bumalik na lamang ito sa aming silid at hindi na kumain.
Pinilit ko siyang kumain noon, ngunit umayo na siya dahil wala daw siyang gana. Wala akong nagawa noon, kundi hayaan siya. Tinapos ko na lamang ang aking pagkain at nang matapos na kami ng aming anak, ay pumasok na ako sa aming silid. Nagpasya na lang din akong mahiga sa tabi niya upang makapagpahinga na rin. Kakausapin ko pa sana siya, ngunit nakita kong natutulog na ito. Kaya't natulog na din ako ng mga oras na iyon. Magabandang alas dos na madaling araw, nang magising ako. Nakaramdam kasi ako ng maihi, kaya't napabangon ako. Lalabas na sana ako ng aming silid, ngunit napatingin ako sa aming higaan. Wala roon ng aking asawa, kaya labis akong nagtaka kung saan ito nagtungo. Dali-dali akong lumabas sa aming silid upang umihi, at nang makatapos ako sa pag-ihi, ay hinanap ko ang aking asawa. Subalit hindi ko siya nakita. Ilang beses akong lumabas upang maglibot sa paligid ng aming bahay, ngunit hindi ko pa rin siya makita. Saan naman kaya napunta iyon sa ganitong oras ng gabi? Tanong ko sa aking sarili. Bumalik ako sa loob ng aming bahay upang tingnan ito sa silid ng aming anak. Ngunit wala rin ito. Dahil dito ay hinintay ko na lamang siyang bumalik sa aming silid. Baka kasi nagpahangin lang ito sa labas at hindi ko lang siya namalayan. Subalit lumipas pa ang kalating oras na aking paghihintay, ay hindi pa rin siya bumabalik. Nakaramdam na ako na magkahalong kaba at pag-alala para sa kanya. Hindi ko alam kung bakit may naisip akong kakaibang bagay tungkol noon sa aking asawa. Paano kaya kung hindi ko na naituloy ang aking sasabihin dahil napailing ako? Imposible naman siguro iyon. Ang sabi ko pa, naghintay pa ulit ako hanggang sa hindi ko na nakayanan pa ang aking antok at nakatulog na rin ako. Kinabukasan ng magising ako, ay kagad kong hinanap ang aking asawa. Nakita ko siya sa aming kusina at nagluluto. Pansin ko noon na tila maayos ang kanyang pakaramdam. Kung kaya tinanong ko siya kung maayos na nga ba talaga, at tumango na lamang siya sa akin. Ako na magluluto sa ngayon dahil maghahanda ako ng masarap na ulam natin. Ang sabi pa nito habang nakangiti. Inutuban ako ng hindi maganda noon dahil sa kanyang sinabi. Walang ano-ano ay nakita ko siyang may inalabas na ulo ng baboy. Labis akong nagtaka dahil doon, kaya't tinanong ko siya. Saan mo nakuha yan? Tanong ko sa kanya. Biglang nag-iba ang kanyang mukha at napatingin sa akin. Kinabahan ako dahil matalim ang naging tingin nito sa akin. Wag ka nang magtanong pa. Ang malaga ay may masarap tayong ulam ngayon. Tugon nito sa akin. Hindi na ako nagsalita pa at hinayaan siyang magluto. Malakas talaga ang aking kutob noon na may nangyaring hindi maganda. Hindi na rin kasi siya gaanong maputla noon, hindi katulad ng mga nakarang araw. Nang maluto noon ang pagkain, niyaya kami nitong kumain, ngunit dismayado kami sa putahing kanyang niluto. Hindi na ako nagtanong pa sa kanya, at pinagsabihan na lang din ang aking anak na kainin na lang ang hinanda ng kanyang ina. Batid kong maging ang anak namin ay hindi nagustuhan ang kanyang niluto. Wala kasi itong lasa at animoy medyo hilaw pa ang karne. Nang tingnan ko ang aking asawa, takam na takam ito sa kanyang inihain sa mesa. Kinagabihan noon, dahil sa kutob kong hindi maganda sa aking asawa, minatsyagan ko siya. Nagpanggap akong natutulog nung magbabandang alas 11 ng gabi. Dinig kong bumangon siya at saka lumabas ng aming silid. Bumangon naman ako noon upang ito ay sundan. Nakita kong nasa labas siya ng bahay namin
habang nakatayo. Nang tawagin ko ang aking asawa, ay ito ay lumingon sa akin at binalot ang takot ng buo kong sistema. Valen? Sambit ko ng pangalan niya nang makitang naglalaway at nalilisik ang kanyang mga mata. Hindi ikaw ang aking asawa. Sigaw ko sa kanya, dahilan para mapaangil siya sa akin. Walang ano-ano'y mabilis ang naging pagkilos niya at tumakbo palayo. Hindi ko na siya hinabol, bagkus ay napaluhod ako. Napailing pa ako dahil tama ang aking kutob. Naging aswang ang aking asawa. Hinintay ko siyang makauwi ng madaling araw. Nang makauwi ito ay punong-puno ito ng dugo. Lumapit siya sa akin at umiyak na napayakap. Hindi ko gustong maging ganito. Ang sabi nito sa akin. Kaya't sinabihan ko siyang magpagamot na lamang siya sa albularyo. Sumang-ayon naman siya at dinala ko ito sa albularyo. At ginamot naman ito. At ayon pa sa albularyo, maaaring nahawaan siya sa kanyang trabaho. Kaya't naalala ko ang matandang sinabi niya sa akin. Mabuti naman at desidido ang asawa ko na magpagamot. Kaya kahit papaano, ay alam kong ayon niya talagang maging aswang. Iyon nga lang sa tuwing aatakihin siya ng pagiging ganoon, wala na akong nagagawa kung hindi ang ikulong o ikandado. Nagpatuloy siya sa pagpapagamot hanggang sa tuluyan na nga siyang gumaling. Laking pasalamat namin sa albularyo dahil sa kanyang tulong sa amin. Kung hindi dahil sa kanya, marahil ay hindi na gumaling ang aking asawa. Dahil nga tuluyan itong gumaling, naging normal ulit ang aming pamumuhay. Hindi na siya bumalik sa kanyang trabaho dahil sa takot na baka bumalik ang kanyang pagiging aswang kung sakaling babalik siya roon. Nagtulungan na lamang kaming mag-asawa na asikasuhin ang aming bukirin at ang mga alaga naming hayop para kahit papaano ay may mapagkukunan kami ng hanap buhay.